Yung ano yung tatlong habits na magpapayaman sa'yo? Before we proceed dun sa tatlong habits na yon, explain ko lang ng mabilisan kung anong ibig sabihin ng habit. So, ang habit ay isang routine na ginagawa natin every time, every day, na hindi na natin namamalayan or hindi na tayo aware na ginagawa natin. So, for example, it can go as simple as nagngangat-ngat ka ng kuko mo, di ba, na hindi mo na namamalayan. Pag pinunak at tsaka mo mapapansin. So, that is also a form of habit. O yung minsan tinatawag nilang mannerism. Yan, that is also a form of a habit. And sobrang laking bagay ng habit para sa akin. Sobrang laking bagay ng habit para sa akin dahil kung hindi nagka-create tayo, yung isipan natin, yung subconscious mind natin, kung hindi nagka-create ng habit, mahihirapan tayo every single day. Baka mabaliw tayo. Bakit? Sa sobrang dami ng information na nare-receive ng utak natin every single day, ang utak kasi natin tamad yan. Okay, tamad yan. Ayaw niyan ng nag-iisip masyado. Ayaw na! Gusto niyan is more on automatic instinct or habits. Dinedelegate na lang niya doon. Kaya kapag meron kang ginagawa or sinasabi or iniisip na paulit-ulit at naiirita na yung subconscious mind mo. Ayaw na! No, iniisip niyo na paulit-ulit na natin itong ginagawa, so gawin na lang natin siyang automatic para hindi mo na siya iisipin. So, maraming tao yung merong tinatawag na poor habits. Okay, yung habits na nagpapahirap sa'yo, kasi ang topic natin, 3 habits na magpapayaman sa'yo. So, yung habits na nagpapahirap sa'yo kung bakit palagi kang kinakapos, wala kang pera, nagkakautang-utang ka, kahit anong sipag mo sa trabaho, wala pa rin, hindi ka makaipon. Diba, hindi mo mabili mga bagay na gusto mo, wala kang time and financial freedom. Kasi meron kang mga habits na nagpapahirap sa'yo na hindi mo namalayan, and most of the time, hindi mo kasalanan kung bakit meron ka nung mga habits na yon. Most of the time kasi naipasa lang yun sa'yo. Merong tamang formula sa pagiging mahirap, merong tamang formula sa pagiging mayaman. At paano mo malalaman kung anong formula yung ginagawa mo? Tingnan mo yung sarili mo. Mahirap ka ba o mayaman? So yun na yung sagot. Yung formula ng mahirap o formula ng mayaman, alin dun yung ginagamit mo, depende sa kung anong sitwasyon na meron ka ngayon. It's very important na maging aware tayo sa mga habits na ginagawa natin every single day. At ito nga, tinuturo ko din to sa Team Genuine Academy, yung specific paano ka mag-create ng mga habits, etc., etc. And sinabi ko rin sa kanila na ang pinaka-importanting skill na matututunan mo ay yung pag-develop at pag-create ng mga success habits. Yung tinatawag ko ng mga success habits, mga habits na makakatulong sa'yo para maging successful. Meron ngang kasabihan na we do not create success. Our success is created by our habits. And we create our habits. So, nagparaphrase na lang ako doon. So, ibig sabihin, hindi natin directly ginagawa yung success. Hindi natin directly kine-create ang success. Yung habits natin yung gumagawa ng success, pero tayo yung gumagawa ng habits. So, with that being said, magsimula na tayo sa tatlong habits na magpapayaman sa'yo. So, habit number one is manage your finances. So, pag sinabing habit, kailangan maging automatic to sa'yo. Pero sa simula, hindi siya magiging automatic agad. Magiging automatic yan sa'yo kapag paulit-ulit mo na siyang ginagawa. So, number one na habit na magpapayaman sa'yo ay aralin mo. Mag-manage ka ng finances mo. Aralin mo kung paano. So, basic, very basic na kailangan matutunan mo paano mag-handle ng pera. And yan yung hinihiling ko na sana, which is wala kong control, and as much as possible talaga, sa totoo lang, hate na hate ko yung salitang sana. Kasi wala kong control dyan. Pero sana ay gawan ng bagong government natin, no, ng bagong presidente natin, na magkaroon ng ganyan na basic na inaaral sa mga kabataan, especially sa mga bata, elementary student, paano mag-handle ng finances. Sana ituro sa kanila. No, kasi napakalaking, para sa akin, napakalaking bagay niyan. Sobrang laki ang may tutulong yan sa generation, sa susunod na generation kapag itinuturo kung paano mag-handle ng finances. Pero kung sakaling hindi nila gawin, kaya nga sabi ko sana kasi hindi ko control yun. Kung sakaling hindi nila gawin, kung ikaw magulang ka, aralin mo para maituro mo sa mga anak mo. Huwag na natin iasa sa kanila. Huwag na natin iasa sa school, huwag na natin iasa sa gobyerno. Ikaw na lang magturo. Kasi yung nanay ko, napakasimple lang ng tinuro sa akin. Kung napakasimple lang, kapag meron ka 10 piso, itabi mo yung siyam, yung 9 pesos. Piso lang yung gastusin mo. So sobrang ano nun, sobrang talagang napakakailangan, sobrang disiplinado ka at napaka-strict nun. Pero meron akong itinuro sa Team Genuine Academy, yung pinaka-basic.
sa inyong mga hindi part ng Team Genuine Academy, pwede nyo hanapin sa YouTube. Ang dami nagtuturo ng about sa finances. Ay, kung gusto nyo magturo ako ng ganun, mag-comment lang kayo dyan ng finance, no, para makita ng social media team natin para gumawa tayo ng ano ng ganung topic. So manage your finances, kailangan alam mo kung saan napupunta yung pera mo. Yung isang malaking sign na hindi ka nagma-manage ng finances mo, hindi mo alam kung saan napupunta yung pera mo. Yung magugulat ka na lang, dumadaan lang sa palad mo yung ano. Wala na, finish na. Yung pera, di ba? Kaya siya tinawag na pay slip, di ba? Kasi pagka pay sa yon nag-i-slip. So, hindi mo na alam kung saan na napunta. Hindi mo na alam kung saan mo ginastos, saan mo ginamit. Magugulat ka na lang, wala na. Di ba? Or ikaw, one day millionaire. Pagkakuha mo ng pera, lalaspagin mo, uubusin mo, tapos magugulat ka, bakit wala na? Tapos magtataka ka, bakit ka nagkakautang-utang? Mga bobo! Di ba, meron ka kasing poor habits na tinatawag. And para makontra mo yung poor habits na yun, kailangan mag-aral ka kung paano i-handle ng tama yung finances mo. Okay, so it's very important. Bawasan mo yung mga unnecessary expenses. Yan yung pinakamadali. Okay, pinakamadali at pinakamabilis gawin ay bawasan yung iyong mga unnecessary expenses at mag-budget. Kasi yung mga unnecessary expenses, like yung kaya mo namang mabuhay kahit wala. Yossi, kaya mong mabuhay kahit wala niyan. Diba, Starbucks, kaya mong mabuhay kahit wala niyan. Wala akong sinabing masama yung Starbucks. Yung Yossi, masama talaga. Pero wala akong sinabing masama yung pag-Starbucks. Ako, paborito ko yan. Ang paborito ko yung kape nila. Cappuccino. Yun ang gustong-gusto kong kape. Eh, marami na ako natikman na ibang coffee, pero yun talaga yung paborito ko, yung Starbucks na cappuccino. Walang masama kapag sa pag-Starbucks. Pero nagiging masama yan kung ginagawa mo lang siya para maging social climber. No, feeling mo mayaman kapag nag-Starbucks ka, nagpapa-impress ka tapos bound ka sa utang or wala kang naiipon, tapos may pa-Starbucks ka pang nalalaman. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Para makita ng nasa social media friends mo na mukha kang mayaman, doon siya nagiging problema. Okay, so iwasan natin maging social climber, ha? Huwag po tayo maging social climber. Hindi natin kailangan magpa-impress ng iba. Ang kailangan natin is meron tayong tamang finances. Namamanage natin ng tama yung ating pera. So yun ang pinaka-importante, na pinaka-mabilis pala na magagawa mo is mag-cut, magbawas ng mga unnecessary expenses. Tingnan mo ano yung mga pinagkagastusan mo every single day. Alin din yung mga pwede mo naman tanggalin na kaya mong mabuhay kahit wala. Diba, hindi mo pwedeng tanggalin yung pagkain, pero pwede mong bawasan. Diba, kapag alam mo namang sobra-sobra. So makakatulong din yan sa health mo. Okay? And next, sabihin na natin na nagbabudget ka. Sabihin na natin na nag-cut ka ng mga unnecessary expenses, pero hindi yun sapat. Kasi kahit anong tipid mo, kahit anong pagtitipid mo, kahit anong pagbabudget mo, meron tinatawag na inflation rate. Ay, tumataas ang presyo ng mga bilihin. So yung 500 pesos mo ngayon, hindi na yan yung value ng 500 pesos, let's say, mga 3 months, 4 months, 6 months, 1 year from now. Kaya tumataas yung presyo ng bilihin. So yun ang ibig ko sabihin, kasi yung ano, inflation rate, yung value, yung mga presyo ng mga bilihin, nagsisitaasan yung value ng pera, bumababa. Kaya kahit anong tipid mo, walang kwenta. Yun yung unang step na gagawin mo, magtipid, mag-budget, pero merong kasunod na kailangan mong gawin, which is, ito na yung point ko, magdagdag ka ng income source or cash flow. Taasan mo yung income mo, palakihin mo yung income mo. Okay? So napaka-importante na palakihin mo yung income mo. Hindi sapat na nagtitipid ka lang kasi nga may inflation rate, tumataas yung presyo ng bilihin. Kailangan palakihin mo yung income mo. Okay, para makaipon ka, para makapag-invest ka, para magkaroon ka ng time and financial freedom, which is very important. So, instead na isipin mo lang na magtipid, magdagdag ka ng cash flow, at the same time, ginagawa mo pa rin yung budgeting. Hindi porket kumikita ka na malaki. Ito yung naging problem ko, so ito yung iiwasan nyo. Hindi sapat din na puro pagpapalaki lang ng income yung alam mo. Hindi ka marunong mag-handle ng finances mo. Yan yung naging problema ko dati. So, napaka-importante na parehas alam mo yung dalawa. Kasi maraming tao, yung isa lang yung ginagawa, handle lang ng finances, hindi nagdadagdag ng cash flow. Yung isa naman, katulad ko, puro income, pagpapalaki lang ng income, hindi naman nag-handle ng finances. Kailangan mo parehas. So number 2, na habit na magpapayaman sa'yo is daily improvement. Daily improvement sa pamamagitan ng panonood ng mga motivational videos, sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga skills na according sa ano mo, sa field mo, na may kinalaman related sa field mo para mag-improve ka. Sa career mo, no? Yung mga skills na makakatulong sa career mo. So kung ikaw ay Team Genuine Academy student, pagre-review ng mga training modules natin sa loob ng Team Genuine Academy. So it's very important na
araw-araw mo siyang ginagawa. Kaya nga kaya siya sinabi na habits kasi dapat araw-araw at maging automatic mo na siyang gagawin. Number 3 na habit na magpapayaman sa iyo is daily implementation. So ito yung nagiging kulang ng marami. Akala mo pag nanood ka ng training, nanood ka ng motivation, nanood ka ng something na skills na training na makakatulong sa career mo, feeling mo productive ka na. Hindi. Eh ano? Okay, unfortunately, mali yung kasabihan na knowledge is power. Knowledge is not power. Hindi power ang knowledge. Ang knowledge is potential power. Pero walang kwenta yung knowledge na yan. Hindi siya magiging power if hindi mo gagamitin. Kaya ang sabi ko, ikatlong habit na magpapayaman sa'yo is daily implementation ng mga natututunan mo. So pag meron kang natutunan, isipin mo na mabuti or itanong mo sa sarili mo, anong, kahit isa lang, ano yung isang action step na pwede kong gawin base sa natutunan ko na pwede kong gawin agad ngayon? Yung pinakamadali, pinakasimple na action step. Kailangan implement mo kaagad kung ano yung mga natututunan mo. Ang iniiwasan natin dito is maging book smart ka katulad ko noon. So ako, naging book smart ako noon. Ang dami ko lang alam pero wala akong nararating sa buhay. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Ang dami kong alam pero wala akong kinikita. Ang liit ng kinikita ko. Total. Ang dami kong alam pero hindi nagbabago yung buhay ko kasi puro lang alam. Kasi dati paniniwala ko knowledge is power eh. O asan ang power? Nagugutom ako. Asan ang power? Nagkautang-utang ako. Pero ang dami kong alam kasi hindi ko ginagawa. Okay, magkaiba yung nalalaman sa naiintindihan. Palagi nyo yung tatandaan. Kaya ako, wala akong pakialam sa kung anong nalalaman mo. Pwede mong sabihin sa akin, ay, yung Carl, yung sinasabi mo yung tatlong habits na yan, alam ko na yan eh. Alam ko na. Kahit sabihin mo sa akin na alam mo na wala akong pakialam, bakit mahirap ka pa din? O alam mo naman pala, bakit mahirap ka? Ang sakit mong magsalita. Diba, bakit wala kang pera? Ba't di mo mabili yung mga bagay na gusto mo? Diba, bakit di ka makatulong? Bakit pabigat ka sa pamilya mo? Alam mo naman pala. Diba, kasi magkaiba yung nalalaman sa naiintindihan. Ang daming tao, alam lang, pero di naman nila ginagawa. Kukunti yung tao na ginagawa kung ano yung nalalaman nila. Kaya nila naiintindihan. Kasi may kasabihan nga na what you hear, you forget. What you see, you remember. But what you do, you understand. Kapag ginagawa mo siya at isinasabuhay mo, tsaka mo lang siya naiintindihan. Kaya lahat ng mga itinuturo ko sa inyo, lahat ng mga isinishare ko sa inyo sa mga videos na ginagawa ko, isinasabuhay ko yun. Na-experience ko yun. Ginawa at ginagawa ko lahat yun. Hindi ako magtuturo sa inyo ng something na hindi ko pa nasusubukan. Or kung magturo man ako sa inyo ng something na hindi ko pa nasusubukan, sasabihin ko, hindi ko pa nasusubukan yan. Kasi ayoko maging hipokrito. Nasasabihin ko sa ito, dapat mong gawin. Ito, dapat mong... Tapos hindi ko naman ginagawa. Kaya lahat ng mga sinasabi ko sa inyo ay ginawa ko or ginagawa ko na experience ko. Sinasabi ko sa inyo yung mga pagkakamali ko para iwasan mo. Sinasabi ko sa inyo yung mga tamang ginawa ko para makatulong sa inyo na magkaroon ng resulta. So yun yung palagi nyo na tatandaan. So hindi natin goal na marami ka lang alam tapos wala ka namang nararating sa buhay. No, hindi natin goal na marami ka lang alam na matalino ka lang pero wala kang pera. No, ang goal natin is mapakinabangan mo yung mga nalalaman mo. Okay, so I hope na marami kayong natutunan dito sa ating training video. Kung marami kayong natutunan, comment kayo dyan sa ilalim ng yes if marami kang natutunan. And meron akong question sa inyo, question of the day. Ano yung pinakatumatak? Isa lang, ano yung pinakatumatak sa isipan mo na lesson dito sa video training na ito? I-comment mo dyan sa ilalim. And syempre, i-like nyo, i-share nyo to sa ibang mga tao na alam nyo na matutulungan ng mga videos na ginagawa natin. So, yun lang. I hope marami kayong natutunan for tonight. And sana, i-implement nyo yung mga natutunan nyo. And nasa sa inyo na yon. Kung sa tingin nyo, walang kwenta yung mga pinagsasabi ko, hindi, wag mong gawin. Wag kang manood. Wala akong pakialam. Kung sa tingin mo, pwedeng make sense yung mga sinabi ko, pwede mo subukan. Mali mo, makatulong sa inyo. Ako, tapos na yung trabaho ko. Na-share ko na sa inyo kung ano yung gusto kong i-share. So yun lang. Maganda gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!